Okay, good day, IDNs. Ngayon, ang ituturo ko sa inyo ngayon is paano mag-assemble ng rack. Na itakabit natin yung patch panel. Kaya ito yung patch panel natin. Okay, then itakabit din natin yung switch. Okay, dito sa ating rack. Okay. Ngayon, ang kailangan nating materials, una, kailangan natin ng dalawang wrench. Okay, dalawang wrench. Okay, para may kabit natin yung screw with nuts and washer. Okay? Then, para naman sa patch panel, kailangan natin ng screw din and square nuts. Then, screwdriver. Okay, yan yung mga tools. Then, materials na para ma-assemble natin itong rack. Okay? O yung tinatawag natin open bay rack. Okay. Ngayon, sa rack natin, okay, meron dalawang style. Ang una is sasaayos natin, no? Okay. Then, ito naman yung pinaka-body. Okay, kung saan dito natin kinakabit yung mga peripherals natin. Halimbawa, yung peripherals natin is yung patch panel, then yung ating switch. Okay. For example, una, kailangan matanggalin muna sa pagkakalak itong screw. Okay, then nuts. Ilagay natin ng washer. Okay, ayun. Lalagay ko dito, no? Then, dito naman sa area to, sa loob, okay, kakabit ko ngayon itong pinaka-body natin. Then, tingnan natin sa stand, mayroon dalawang butas. Okay? Ibig sabihin, ito yung dapat natin ikabit, hindi ito. Okay? Kaya, example, okay, ganyan yan, no? Ngayon, ang kailangan lang dito is, hawakan natin, pwede natin isandal sa shoulder para hindi bumagsak yung pinaka-body. Okay? Ilagay natin yung washer. May screw. Okay, then lagay din natin yung isa pa. Okay, pag meron na, okay, ito yung isa pa, no? Luwagan lang natin. Okay, reminder lang, no? Kapag nabitan natin o ilalak natin, kailangan naka-angle. Okay? Kasi minsan, ang nakikita ko kasi pag iba nung nakakabit na ito, tabi niyo. Okay, hindi nila nakikita na kailangan naka-alignment itong pinaka-body natin. Okay? Kaya gagamit tayo ng dalawang wrench. Okay, isa is pang bolt. Then ito naman yung pang higpit. Ang lock yan. Okay, then sa baba naman. Okay, pag okay na, ito yung magiging scenario, okay, na nakakabit na yung ibang nuts. Okay. So, okay, next naman, ang kakabit natin is itong square nuts. Okay, yung square nuts, ilalagay natin dito sa empty. Okay, ang kailangan natin bilangin yung ilang square, no? Na doon natin ilalagay yung patch panel natin. Okay, kailangan naka-alignment, okay? Kaya halimbawa, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, doon ilalagay yung square nuts. Y
bilangin ko rin sa kabila. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okay. Ikaw magkakabit. Okay, then, suhanin natin. Okay, para malagyan pa rin natin yung nasa baba na dalawa. Okay. Sabihin ito, pangalawa. Kakapit na natin itong patch panel. Okay. Okay. Gumamit tayo ng screw. Bali, apat yan. Lalagay. Okay, reminder lang, no? Kapag nag-assemble pala tayo, no? Okay, for example, itong scenario. Okay, yung pinaka-square nuts, kapag hindi natin nilagay yung screw, okay, ibig sabihin, yung alignment ng body, ng rack, okay, hindi siya pantay. Kaya kailangan natin luwagan yung mga screw, then yung nuts, okay, para ma-alignment yung patch panel natin. Okay? Kaya, gamit tayo ulit ng wrench. Okay, i-adjust natin. Okay, luwagan natin. Pag okay na, no? Medyo maluwag na yung body, okay, pwede natin i-try i-connected yung screw. Yan, bali, okay na. I-check na siya, no? Okay. Pwede natin ilock na tong portion na to. Okay. Ang tama lang, no? Kasi baka sakaling mamaya mag-adjust pa tayo.
Okay, yung next naman natin, kakabit natin itong switch. Okay, dito sa area mo ito. Okay, kaya gagamit tayo ulit ng square nuts. Okay, apat. Okay, bakit apat? Okay, apat yung pinaka-lock niya, no? Okay, dito natin kakabit yan. Swatin natin kung tama. Okay, sakto. Okay, medyo konting ingat lang, no? About dito sa square nuts, minsan nakakasugat, no? Lalo sa mga kababay yan. Then, gamitin natin ng screwdriver. Okay, para sa lock. Okay, kailangan pala, no, pag nagkabit tayo ng switch, okay, hindi siya umuuga. No? Kailangan isipin pa rin natin yung pinaka-safety ng equipment. Okay, kailangan mahigpit yan. Okay? Kaya ngayon, alam nga natin paano mag-assemble ng rack. Okay, na naka-connected yung patch panel natin, then itong ating switch.